Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki sa Balamban dito sa Cebu matapos bagsakan ng barbell at saksakin ng katrabaho niya. Sa Iloilo City naman, hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan. Ang may init na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Palingalinga sa paligid ang isang naka-helmet sa labas ng isang saradong tindahan sa Barangay Tabuk Suba sa Haro, Iloilo City. Nang makatsyempo, kumuha siya ng inihinalang bareta de cabrang nakatago pala sa mga halaman. Sinira ang kandado ng roll-up door ng tindahan, pinasok at doon na isinagawa ang pagnanakaw. Nakuha ng sospek ang mga barya na tinatayang aabot sa 6,000 piso at 20 kahan ng sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 piso. Ang dental, alam mo na una nilaging try, pero galing kay ang dental, dabi pag open mo sang roll up, may harap pagit siya nga glass door. Guro din nila gusto book on, bala kay pagiguro sang gawod, alam mo na nga, tira-tira nag-hapi. Ayon pa sa may-ari ng tindahan, hindi nila makikilalang lalaki kung pagbabasehan ang video. May lead na ang pulisya sa sospek na posibleng hindi raw taga Iloilo City. Hulikam naman sa Cebu nga Cebu ang pagnanakaw sa isang cellphone shop. Ayon sa may-ari ng tindahan, 6 na cellphone ang natangay ng sospek na tinatay ang aabot sa 20,000 piso ang halaga. Dalawa sa mga ninakaw na cellphone ay pinapariper lang. Dito po ito siguro siya diri sa shop. Pamilya mo kasi pag-slide niya sa stanti niya o asa sa nakita ni kuha sa lain nga display kay to think ngit-ngit ba yan ulit ang stanti kay ang nagsiga ato yung sikatura ang siga sa CCTV ba? Patuloy ang pagkalap ng Cebu nga pulis ng iba pang CCTV footage para makatulong sa kanilang imbestigasyon. Sa kuha ng CCTV sa staff house ng isang poultry farm sa Balamban, Cebu, dinig ang hiyak at pagmamakaawa ng isang lalaki na itigil na ang pananakit sa kanya ng isa umanong kasamahan niya sa trabaho. Ang sospek, kumuha ng improvised barbell at dinala ito sa loob ng isang kwarto. Doon na ibinagsak ng sospek ang improvised barbell sa biktima. Muling lumabas ang sospek at may kinuha bago bumalik sa loob ng kwarto. Ayon sa pulisya, kutsilyo ang kinuha na ginamit ng sospek para saksakin ang biktima. Matapos ang krimen, makikita sa CCTV ang pag-alis ng sospek palabas ng compound. Ayon sa pulisya, lasing galing sa piyesta ang dalawa. Personal na alitan ang tinitingnang motibo sa krimen. Actually, nung hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Kasi ang victim natin is from Negros Oriental and ang ating suspect is from Leyte. So meron silang differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero kaya pa naman i-manage until such time na lumabas silang dalawa para mamiesta. Naisugod pang biktima sa pinakamalapit na ospital pero dahil sa tindi ng masugat na tinamo, namatay kalauna ng biktima. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa iba't ibang police station para sa agarang paghuli sa sospek. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.